Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating mga kasalanan ay ating aminin at pagsisihan upang ang pag-aalay natin ng banal na sakripisyong ito ay maging lubos na kalugod-lugod sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatao ay matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ng hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan
ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mapagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkain sa gana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Tumayo po tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayain ni Jesus ang isang demonyo nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila na nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang nagpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariyang nahati sa magkabilang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas,
laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, ano naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandataan ay nakabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin niya nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag ka lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga ligaw, sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik, ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong yon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, sa Ebanghelyo po sa araw na ito, ay hinahamon tayo ng Panginoon. O kayo ay para sa akin, kakampi ko kayo, o kaya laban kayo sa akin. Kinakailangang mamili kayo. Hindi pwedeng gumitna lang kayo at sabing, I abstain. Wala akong pipiliin. Hindi. Mamimili ka. At anong pamimilian mo? Ang pamimilian mo ay si Satanas o ako. At ang Panginoon ay mayroong sinasabing maliwanag sa atin. Sinasabi niya, tandaan ninyo ito, ako ay mas malakas kaysa kay Satanas. Walang laban sa akin si Satanas. Kaya't mamili kayo at yan din ang hamon ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa atin, sa umagang ito, mamili ka. Ako o si Beelzebul? Kung hindi ka mamili, nangangulugang kalaban kita kay Satanas ka. Kaya ngayong umagang ito, mga minamahal kong kapatid, sabihin natin kay Jesus, Jesus Nazareno, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking pinipili,
ikaw ang aking susundan. At minsan ginawa natin ang desisyon na ito. Manatili tayo at magbantay upang sa ganon hindi na mag-iba ang ating pasiya. Sapagkat sa wakas, sabi ng Panginoon, ang demonyo, pag lumayas, babalik yan. At pag nakita niyang hindi kahanda, nako, magdadala pa ng ibang demonyo at masahul pa ang magiging kalagayan mo kaysa dati. Kaya minamahal na kapatid, magpasiya tayo at piliin ang poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal ko mga kapatid, yayamang si Jesus ay ating Panginoon. Humiling tayo sa Kanya at sabihin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya nating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit ng purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pagmamahal. Maipayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Paupo po tayo. Sa harap mo.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Yung ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatawa'y tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagwagi ang kamatayan, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na maupo, napupuno ang langit at luparang kalakilan mo. Hosana, Hosana, tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya, tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami katulos ng tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mong simbang laganap sa iyong buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na pong pinalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal, na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen! 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 Mga minamahal na kapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Oh,
Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang pagbabalik ni Jesucristo aming tagapagligtas. Sapagkat Tiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sana'y pakinggan mo
sa Panginoon. Naluklak ko ninyo ito ang kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa. Pababayaan. O Jesus Nazareno, kaibuti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre. Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finansupis. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kaway na krus na nagbibigay buhay ay iyong yatid sa pagkabuhay at sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imain at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito na way maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, patuloy na piliin si Kristo. Salamat sa Diyos.